ang isang prostitution den sa isang gusali sa Parañaque City kagabi. Mahigit 50 babaeng Chinese na binubugaw mano sa mga parokyanong kapwa din Chinese ang nasagip. Si Erlo Bringas sa detalye. Inabutan pa ng mga tauhan ng NCRPO Regional Special Operation Unit na may nagaganap na kalaswaan sa mga kwarto na ito na ang kanilang salakay ng palapag ng nasabing gusali na umano'y wellness spa sa Barangay Baklaran, Parañaque City kagabi. Doon matapos silang makatanggap ng impormasyon ng nagaganap umanong prostitusyon sa nasabing lugar. Pero tumambad sa mga operatiba ang mga kababaihan na ito na ginagamit sa prostitusyon at ibinubugaw sa kapwa-parokyano mga Chinese nationals, maging ang mga kwarto na nagsisilbi namang lugar para isagawa ang kalaswaan. Ito yung isa sa mga rooms na nakita ng NCRPO RSOU dito nga sa gusaling ito. At inyong makikita, napakaganda. At ito yung isa sa nagsisilbing VIP rooms kung saan nga nagaganap yung ilang mga illegal na gawain. Ayon sa otoridad, nagaganap anin ang transaksyon ng nagpapatakbo sa nasabing showroom o prostitution sa pamamagitan ng isang messaging app at halagang nagkakalaga ng 9,000 pesos hanggang 22,000 pesos naman ang package na halaga ng serbisyo sa nasabing prostitution. Most of them are mga turista lang dito. A few of them have working visa. Wala naman tayong napag-alaman na nagtatrabaho sa mga pogo establishment. Ito kasi nga, wala pa itong occupancy permit at hindi pa binibigyan ng permit ng city government. Kaya talagang ginagamit ito for sexual pleasure or sexual acts. Nagkaroon na kami ng surveillance halos 1 week na eh. 1 week siya at binerify natin mabuti. Nag-ooperate ito na mahigit na isang buwan na. Mga 1 month na mahigit. So talagang parang camouflage para doon sa illegal activities na nangyayari. Inabutan din sa prostitution ang mga kalalakihang customer na ito na pawang mga Chinese nationals din. Ilan sa kanila ay itinatangging sangkot sila sa nangyaring malaswang gawain sa lugar. I want to relax. Relax. I want to sing the song. I don't know who many priests come here. 13 Chinese national ang naaresto na nagpapatakbo sa nasabing prostitution na tumangging magbigay ng pahayag. Aabot naman sa 53 kababaihang Chinese national na biktima ang nasagip naman ng pulisya. 7 din sa naaresto ay mga Pinay na nagsisilbi namang utility personnel sa prostitution. Giit na mga ito, hindi nila alam na ganito na pala ang pinasok nilang trabaho. Hindi po namin alam. Tapos ganito nga po nangyari. Kasi pag maglilinis po kami, wala na pong tao sa kwarto. Hindi na po namin kasi bawal po kami rito magkalat-kalat, doon lang po kami sa stockroom. Nakumpiska naman ang iba't ibang mga sex equipments maging mga cash na aabot sa 1.8 million pesos. Sasampahan naman ang kasong pagnabag sa acts of trafficking in persons ang 13 Chinese national na naaresto na nangangasiwa sa nasabing prostitution. Habang ang 18 Chinese national na customer naman ay maharap naman sa kasong pagnabag sa use of trafficked persons. For the 53 Chinese women that we have rescued, they will be processed by the DSWD of Parañaque City government. And then yung disposition nila will be based on the assessment. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am one.